Ihanda natin ating puso ang ating pandinig at tayo po'y makakalig ng pastoral message. Pinatawagan ko ng ating pastor, Pastor Edna Baridi, para sa pastoral message. Hallelujah! Amen! Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! So talagang tayo po ay very energetic ngayong umagang ito dahil napaganda po ng ating mga inawit. Amen! Amen. Kahit umuulan, talagang bumubuhos ang pagpapala. Kahit umuulan, hallelujah! Pero yung mga iba nating mga patiran, naulanan yata. Hindi makatayo. But praise the Lord! Alam ko po na nandun pa rin yung blessing po sa kanila kahit hindi po sila nakasama rito. Alam ko na nagpupuri sila sa kanilang mga pinuntahan. Amen! Saan man sila naroon ngayon, alam kong nandun po ang presensya ng Panginoon. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! Yung lahat nandun siya na magsabi ng Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! So praise God, hinihiling ka po tayo po ito ngayong lahat. Tayo po ay kunin po natin ang ating mga holy book or ating mga Biblia at basahin po natin sa Hebrews chapter 12 verse 5 to 13. Hinihiling ko po na basahin po natin. Hinihiling ko nga po kay Deacon Bernard na basahin po niya sa Hebrews chapter 12 verses 5 to 13. Dito ba yung mic, brother? Dito? Ito po, verse 5 po sa Hebrews 12. At inyong nilimot ang inaaral sa na ipinapakipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong walang bahala ang parusa ng Panginoon. O manglupay-pay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Verse 6, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang inibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Verse 7, na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. Inaari kayo ng Diyos na tulad ng mga anak, sapagkat alin nga anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama. Verse 8, datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan, napawang naranasan ng lahat kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Verse 9, bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating iginagalang. Hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa ama ng mga espiritu at tayo'y mabubuhay. Verse 10, sapagkat katotohanan tayo'y pinarurusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. Verse 11, lahat ng parusa ngayon ay tila man hindi niya ikaliligaya kundi ikalulungkot. Ngayon, may pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Verse 12, kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa ang mga tuhod namang naninig. Last verse 13, at magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa upang huwag maligaw ang pilay kundi pagkos kumalik. Amen. Tayo po ay maraming maraming salamat po ang maraming na salamat sa pagkabasa po ng banal na salita. Talam po namin, Panginoon, na naintindihan po namin at hinihiling po namin, Panginoon, ay paintindi mo pa sa amin ang iyong mga salita. At hinihiling po namin sa dakilang banal na Espiritu na siyang maging pangunahin at pagturo po namin sa umagang ito. Upang lalo po namin maintindihan at ipamuhay po sa aming mga buhay.
Diyan. Dalangin ko, Panginoon, na i-bless mo ang bawat isa sa amin sa pagkikinig ng iyong salita. Ma-enjoy po namin ang pagkikinig, Panginoon, ng iyong salita. At Lord God, tanggapin po namin na may pasasalamat kung anuman po ang maririnig po namin sa umaga nito. Ma-rebyok man kami, maturuan po kami, Panginoon. Lord, we thank you. Dahil alam po namin, Panginoon, na minamahal mo kami bilang mga anak mo. And Lord God, I pray, Lord God, and I rebuke the work of evil in this place. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Nanawala yung konsentrasyon, yung focus ng aking mga kapatid ay yung pumulihin, Panginoon, ang iyong salita. Amen. Upang maipamuhay nila sa buhay ko nila, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay mapuli nila ang mensahe mo, Panginoon, sa umaga nito. Mensahe para sa buhay nila ng espiritual. Maraming salamat, Panginoon. Dahil pagpasok pa lang namin, Panginoon, sa sambayan nito, Panginoon, sa bahay, sambahan nito, Panginoon. Nandun na, Panginoon, yung presensya mo. Nandun na po yung pag-aalim mo po sa amin. Lord, maraming salamat dahil nung pumunta kami dito, meron po malungkot ang puso. Pero pagpupunya at nakinig, Panginoon, ang mga awiting papuri sa iyo, nandun po yung kagalakan, Panginoon. Amen. Marami din sa amin, Panginoon, pumasok na ng lulubay-bay, Panginoon. Pero nung nakarinig, Panginoon, ang mga salita, nakarinig ng testimony, nakarinig ng mga awiting, nandun po yung kalakasan ang ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Lord God, marami din po sa amin, Panginoon. May mga may sakit, Panginoon, masama ang katawan. But thank you, God. Dahil alam po namin, paggagalingin mo siya sa araw na ito. Yes. Maraming salamat po, Panginoon. And Lord God, I acknowledge my limitation, Panginoon. Pero nagtitiwala ko at dumidepende ako sa iyo, Panginoon. Because you are unlimited, God. Hindi ko mapupunan, Panginoon, ang pangangailangan espiritual ng aking mga kapatid. Pero mapupunan mo, Panginoon, amen, dahil gagamitin mo ako sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin na may pagpapakumbaba at pasasalamin. Sa aming pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sino po ang masaya sa araw na ito? Amen! Amen. Talagang masaya tayo, mga kapatid. Sabihin mo nga sa katabi mo na ako'y masaya dahil nandito ka, sister or brother. Ako'y masaya. Sister, hindi niya sinabi? Sister Christine, hindi niya sinabi masaya ko? Praise the Lord, hallelujah. Pero natanong po natin, mga kapatid, ang kasiyahan ng bawat isa sa atin. Brother Looney nga, mga pa'y sabi ng Diskino, nanginiyak-ngiyak pa. Parang si Brother Jason, ano po? Sabi ni Brother Jason, maaring nga may gagawin ng Diyos. Talooban ng Diyos. Talooban ng Diyos, Brother Jason. Bakit ka napunta rito? Lalo ka, binata ka, praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Dito may mga nagkataon, nagkatagpo, Brother Jason. Praise God. Pero alam mo po, mga kapatid, mabalik po tayo sa pinag-usapan natin. Sa binasa ni Brother Bernard, makikita po natin doon ang tema, sa kanyang binasa pala, makikita po natin yung tema o yung konteksto ng ating pag-aaralan sa umaga nito. O sa tanghali ito, mga kapatid. Dahil 12:30 na. Ang mensahe po, mga kapatid, ang topic po natin sa araw na ito, it is divine discipline. Divine discipline. So ano po nga ba yung discipline na sinasabi? Parati po natin narinig yung discipline ng yan. Pero sometimes, maaaring iba sa atin hindi alam yung ibig pang sabihin ng disiplina, mga kapatid. So tinignan nyo kanina, nung umaga sa inyong pong sa dictionary, sa Karata Dictionary, sabi po niya, discipline, it is training to ensure proper